Hi, welcome to my channel. Isa ito sa magandang tanawin sa Oriental Mindoro, Pulu Island. Hello, i-update ko po kayo sa aking halaman sa likod bahay. Ito po ay sweet potato. Pag po may mga suloy ng aking sweet potato, ganito po ang ginagawa ko. Kinakat ko po siya at itinatanim. Yan, ganito po. Pag may nakikita akong ganyan, suloy, nilalagay ko na kagad sa lupa at hindi na po kasi siya makakain. Yan, ito, gaya po nito. Siguro mga 2 weeks na po ito. Itong isang ito naman po ay anak na siya nung dating kamote na nakatanim dito na tinanggal ko. Ito naman po, laman din ang itinanim ko. Yan, may mga suloy na siya. Ito naman po, itinanim ko siya ng talagang tangkay. Binili ko po yan sa Second Circle, dun sa Pinoy Store. At itinanim ko siya ng tangkay. Kinuha ko yung mga dahon lang niya. At yun, itinusok-tusok ko lang po yan dyan. Ayun, nakita ko, malago na rin. At yun, pwede nang kuhanan ng talbos. Another day, ayan po. Magpainit-init tayo, kaya lang nagulat ako. Nakita ko, naku, ang daming caterpillar, kaya pala nangangamatay. Ang aking pananim kasi kinakain niya ang dahon. Ito, inubos niya lahat ang dahon ng aking parsley. Ayan, ang dami niya. Sa 2, 3, 4, 5 ata po siya. Ayan, nakakatakot tingnan. Pero pagka siya naman ay naging butterfly, itong caterpillar na to, maganda naman siguro pong tingnan. Kaya lang kinain niya ay ngayon lang talaga ako nakakabuhay ng parsley. Kaya lang inubos niya lahat ang dahon. Ay, talagang tatanggalin ko sila. Nakakaawa man pero nakakaawa din ang aking tanim. Sorry, caterpillar. Ilalagay ko na lang kayo dun sa ibang mga halaman, hindi dito sa gulay. Ayan, tanggalin ko po siya. And then, ito na ang aking spring onion. Ulit. Kaya lang, parang mukhang tinamaan ng bola. Kaya ang gagawin ko ay akin muna itong i-kakat at ilalagay ko siya sa salad. Mayroon kaming lalahok sa salad. Organic spring onion. Kaya lang nung sumunod na araw, ay hapay siya ng hapay. Naisip ko, ikat na lang at itanim na ulit. Maghukay ako ng medyo malalim para hindi siya hapay ng hapay. Yan, ginawa ko po. Tinanim ko na lang ulit yung kanyang may ugat na katawan. Pasensya na po, medyo malikot ang aking camera. Wala kasi dala po akong tripod. Tinamad na rin maglagay ng gloves. Ayan, linis na lang ng koko. Ayan, panglinis ko sa koko ay brush at saka lemon. Bihira na makapagpamanicure eh. Mahal. Ayan, ang aking spring onion. Dinigan muna natin. Ayan, pasensya na. Malikot talaga ang camera. Ito na po ang nakuha kong spring onion sa aming backyard. Ayan, nilinis ko na. Tapos, yan, aalisin yung mga dry na dahon. Ito, malinis na po siya. Mayroon na kaming organic spring onion na pwedeng ilagay sa aming salad.
Ito na po, after ilang weeks, nagkaroon na rin po ng dahon ng aking parsley. Masaya po ako kasi ngayon na ako nakapagbuhay ng parsley. Ayan po, malagunang dahon niya. Ito, onions po. Ayan, onions po to. Yung onions sa baba na natubo sa, yung sa lupa. Hindi po nga lang alam po kung ito ay red or white onions. Ito naman po, spring onion yan. Kagaya nung aking isang nakatanim sa isang pots. Ayan, spring onion. Ang dahon po pala ng onions ay palapad. Ito naman, dates o niyug-niyugan po ata ang tawag yan sa Pilipinas. Ayan. Medyo malalaki na po siya eh. Ayan, onions din po to. Ano lang po yan? Tinanim ko sa onions na yan. Seeds. Ito namang spring onion. Ito po. Ah, ito namang isang ito. Ano? Anak to nung... Ano po? Nung binili ko sa Second Circle. Ayan na po yung mga tubo niya. At saka mayroon na rin siyang mga ano, bunga. Ang dami pang mga bulaklak. Dami ko pong napasibol na ano, hot peppers, mga sili. Ito, baby rocket po yan. Ayan. Ayan, sili din po yan. Ayan, baby rocket. Kaya lang parang may insekto po eh. Butas-butas po siya. Hindi kagaya noon na mga tanim ko. Talagang nakakakuha po ako ng pangsalad. Ito naman po yung aking melon. Hindi ko alam kung mabubuhay po siya. Kasi dry daw po. Ayan, may buko siya. Isa. Ayan, dalawa ang buko po niya. Sana naman yung mabuhay. Ito ang aking potato. Kaya nang may insekto ata po. Kaya ganyan ang kanyang nangyari sa kanyang leaves. Parang may caterpillar. Pero nung check ko po, wala eh. Ayan, nanggagayan po siya. Pati po yung mint ko, ayan, ganyan po ang nangyari. Nag-ano po siya, nagbutas-butas. Kinain lahat yung leaves niya. Ayan, i-update ko po kayo sa aking, ano, mint. Yan na po yung itinanim ko noon na 5 puno. Kaya lang, may caterpillar din ata po. Kaya ang kanyang leaves ay butas-butas. Ito naman po ay basil. Yan na po ang aking basil. And then ito naman po ang aking bell pepper. Hindi ko lang alam po kung yellow, green, or orange, or red. Ayan. Ay, may extrang sweet potato dun sa gilid. Kasi po yung pots na yan, dating taniman ko ng aking sweet potato. Siguro may laman pong natira. Kaya ano. Ang aking sweet potato. Chineg ko po. Ayan. Butas-butas din. Baka may caterpillar. Ito naman po. Ang aking aragula yan. Ilang days lang po yan. Ano, malaguna kaagad. Madali po siyang magdahon. Tapos, ito na ang aking spring onion. Mahaba na kagad ang dahon. 5 days ata po siya. Hindi ko na sigurado. Kasi nung nakaraan lang po eh, nautal na. Ayan. Madali po talaga siyang mabuhay ang spring onion. Meron na ulit kami organic spring onion. Ito na ang aking ibang mga sili, ito naman po ang aking lemon. Ayan, mga bell pepper po yan na mga itinanim ko lang din po. Ayan, sa ganito. Ayan, dami. Ito naman po yan. Parang hindi ko po sure kung yan ay orange or lemon. Sana orange po. Para pagalis ko dito, may souvenir ako sa kanila. Mamumunga ang orange at saka ang lemon. At saka itong isang ito ay mangga.
Masarap po yan, kaya pinilit kong magtanim. Para pag alis ko at mamunga, ay maalala nila ako. Ito naman po ay abokado. Hindi ko alam kung mabubuhay po siya. Nag-wait po. Baka may biglang sumuloy din. The next day po, naisipan ko ulit bisitahin ito. Hanapin kung bakit nabubutas ang mga dahon ng mga halaman. Lalo na tong kamote at saka nga po yung potato at saka yung mint ko. Ay, may uod pala. May caterpillar. And then, naisipan ko naman pong magtanim ng strawberry. Ito po yung malalambot na strawberries. Hindi rin naman po makakain at hindi rin mailagay sa freezer. Kasi nabili po siya ng parang hindi fresh. Ayan po, ano yung ginawa ko. Nag-try akong itanim siya. Sana ay tumupo. Ayan, ang naman po ay ang aking first na harvest sa aking parsley. Ayan, first time nakakuha ng parsley. Ilang months din na naghintay. Laging nauunahan ng ang caterpillar. Ayan, kukuha lang po ako ng mga ilang piraso na parsley para po sa susunod na araw may makuha ulit ako. Sana nga wag nang dumating ang mga caterpillar kasi may malaking puno dito sa tabi namin. Baka doon nang gagaling ang caterpillar. Kaya laging may caterpillar dito sa aking mga tanim. Ayan, update ko ulit kayo sa aking sili. Sino may gusto? Hindi naman ako nakain ng sili. At ako'y hindi pwede sa maanghang. Ako po ay inuubo kapag maanghang ang pagkain. Sayang, ang dami pa naman niyang mga bunga. Ayan po, ang dami niya talaga. O, parang mas maganda ang dahon ng sweet pepper. Kasi malambot siya, malambot, malambot. Unlike dun sa isa na matigas. Ayan. Ito dati may tanim dito na ano, na kamote. Eh, tinanggal ko na siya. Ayan, sumibol. May isang sumibol na kamote. Ay, ito pa pala. Yan, isa pa. Kamote yan. Pagka nagkaroon ulit kami ng pots, ililipat ko yung kamote. Pero hindi ko natatanggalin tong peppers. Mataba yung lupa niya dito eh. Ayan. Ang lalaki na niya. Unlike dito sa isa, ayan, mga payat pa siya eh. Ito, okay na siya dito. Ito na po ang aking spring onion, ang aming organic spring onion na ilalagay ko sa salad. Thanks for watching! Please hit like, share, comment, and subscribe! God bless! Pasensya na po sa mga hindi ko nadadalaw. Busy-busy talaga po sa trabaho. Singit-singit ko lang po ang pag-i-edit at saka pag-bawaiti. Sana po naunawaan nyo. Thank you so much sa inyo.